So ang review lang ninyo para sa quiz later ba? Review ha lang ang curves niya. Unsa equivalent curves sa diagram. Marang na importante. Katong kanusa siya positive increasing, kanusa positive decreasing. And then, ha? Ah, din mo ay? Din mo. Niya ka ni, utas ka ni nun, gaya nung manigawang po ni. Pero kaniya, equation, ang importante na sa equation, kung nakaba mo sa limits, ano mga limits-limits niya, mara, importante. Pero dili nga, nakapinatag sa test ninyo. Lisod kini kay, nigawas sa, nigawas ba ang iyang vertex, nigawas sa beam? Di mo mahumanan eh. Mao niya rin. O sir, pagkit ka oras. Akan nila lang iha. Special, special set ba? Set A yung set B, rapad iha, set C. Pwede ba parang sa sugat din? So, ayun, pwede na? Pwede lang. Okay ra, maka-notes lang mo. Maka-notes lang pwede na. So, now, we'll discuss moving loads. Now, sir, unsa importance sa moving loads? Diba, dili man tanong loads na to, static. No, for example, we have a bridge. Diba, if na-truck na mga gidira, ang kanang loads kay dynamic man na siya in nature. Mag-move siya, so meaning, kanindi siyang, balig, ang kaning truck na to, nandiyan din siya ay loads nga, unsa, distributed. But again, gireduce na nato siya into wheel loads for the purpose of simplification. Now, if mo-move niya siya along the span of the bridge, mag-bago-bago po di ang shear o moment niya diagram. No? Okay, for example, kana, move na siya at a certain distance x. Okay, rami yun, no? Concentrated loads rami na siya. Pero, butang talang, yan yung itsura sa iyang shear and moment diagram. Now, what if isibo pagid na nato ang truck? Move na to sa right. Di ba, magkusap po diyang shear diagram o moment diagram. Now, atong interest is pagitaw na to, unsay placement nga mo maximum ang moment. Moment ay critical nga po eh. No, kay in designing bridges, tanaw to itong pila maximum moment nga ma-experience sa bridge para maka-design tag makakaya atong moment. Yeah, dapat ang dynamic condition atong tanang yun. Dili ni siya static nga ibutang ra na ni mo diretso. So, nata derivation sa kanan niya. Sa kanang tinudyod ang tinudyod nga pagyan is using calculus, maxima minima sa calculus. So, digid mo kalikay na gabot niyo og RC og steel, nagya po na concept sa differential og integral calculus, mogya po gamiton. Kung nindot inyong foundation sa integral o differential calculus, daghan kayo mo mga formulas nga pwede ra din na memorize kay ma-derive ra gid siya. So, ang first lesson na ko discuss, ang conventional lang sa nga way. So, ano lang. Butang talang, mauni ang beam na to. Remove lang sa kanya. Sa.
Tatawag sa kanyang center line eh. Kana. Mo ni atong general nga configuration. This one. Now, sir, unsan pag-identify pila dapat ang X para mo maximum ang moment. Now, ang imong timanan basta moving loads, ang maximum moment mo occur siya under P1 or under P2. Depende sa kung sa imong gi try and solve. So ato daw using these variables, di ba ang X no? Ato sa i-define unsa ni siyang X. X is the distance from the left end. No. Mo na siya ang placement sa kanang rear end nga load nimo. Again, usually ang rear end nga loads, mo na siya mas dako kaysa sa katong naa sa front. Na sir, unsa ni siyang D? Ang D mo na yung distance between sa imong wheel loads. Na nay usay nga tulo imong wheel loads, example 10 wheeler imong truck. Patay, hindi kay mo mag-solve no. Pero kani duha lang sa to analyze. Ang P1 ug P2 again mo ni siyang atong gitawag nga wheel loads. Wheel loads na ambot og maklaro. Nya if this is L, the whole span of the beam, minus sa natog X, minus sa napod natog D, then what is the remaining distance? Di ba, mahimong L minus D minus X. Okay ra? Agree ra? So, ano atong button? We can sum up moments. Arin na lang ito mag-derive sa one note na lang para masayan is one. Screenshot na lang na ito. And then, diri na lang ta. Moving loads. Na. So, diri na ta. Ato daw itry og solve ang AY. Listahan ta ni siya white sa. Yan na. Solve na ito ang AY. Asa ta mag-moment? Mag-moment ta sa B. No, equal 0. So, saan na ito pag-solve? What is the moment arm of AY going to B? Di ba? L, no? So, ito'y butang AY times L. Unsa pa? Di ba? We have P1 and then its moment arm is L minus X. Okay ra? Kanino? Ang tibok na distance, subtract X from it. Muna siya ang, kanino man yung moment arm? Kana, okay ra? Butan na to. This is L minus X. So, L minus X. Unsa pa? We also have P2. No. And then P2 multiplied by L minus D minus X. Now, set din nato to 0. Na siya. But, for the purpose of simplification, di ba, pwede mo nato kuha ng resultant aning duha ka loads. P1 and P2. Ya, yeah, ini ka moment na to, usa na lang ka loads atong i-consider. Kato na lang resultant mismo. So, unsay button? Ato niya isolate ang loads daw. Di ba, nani siya resultant, dira. Nani siya resultant, ang P1 o P2, so ang value ni, butan ta lang P, and then P equals P1 plus P2. Okay, ra? Nya, doon na siya resultant din nga, let's say,
Bart X. Na, this is Bart X. So, mas masaya na ang equation na to if kanira nga load atong i-consider. So, unsay may tabo. Instead of using two loads, kani gani siyang, di ba, P2 taas og moment arm, ang P1 sa taas ang expression sa moment arm, pero ma-reduce na nato siya just using kanina lang P. So, pwede nini mo siya tantangon. Ka-recall na mo, ani, sa statics? No, katanggo, kung ano yung resultant force, pwede rin, singular na lang ang force yung gamitan kung mag-moment mo. So, atong button na day is P, AY times L, niya, minus P multiplied by what? Multiply na to by L minus X minus Bart X. Okay ra? Agree ra? Ato lang iso at pod. Muna ni ang iyang this is now the moment arm of P. So, ang total distance, L mano? L. Minusan ni mo og X. Minusan po ni mo og Bart X. Tumano na siya itong button. So, L minus X minus Bart X. Na. Now, di ba, I can move this expression to the left side such that I have ato na lang na i-positive. So, AY times L equals this expression. But, mausab na yung sign. Na. Positive na ni siya. Na. Okay ra? Agree ra? So, what is AY? What I solve ang AY, it now becomes AY equals P times L minus X minus Bart X divide nato by L. Okay ra? Agree ra? So, di ba, we can further simplify this into AY equals PL PL over L minus PX over L minus P bar X divided by L. Kana okay ra? Pero kani mo cancel ang L diri no. Mabilin ana kay P na lang ni. So, tama na to. Kaya ano yung mapilin? Pero, pwede rapod nga, dili ni mo i-simplify ni. Aka ni gani, dili ni mo i-expand ba? Pwede rapod. Na sir, unsa mag-iday atong ganan i-maximize na? Atong ganan i-maximize kay ang moment sa P1 ug ang moment sa P2. Balik, basta na kay moving loads, duha ka moving loads, na kay duha ka book maximum moment nga makuha. But katong mas dako nga value sa moment, mo to imong i-treat as mo imong gamiton for design purposes. So first, atong i-check lang ang P1 lang atong derivan. Kay once ma-derive na to ang expression for P1, the same applies for P2 na magkot. So, karon mag-moment data sa P1. Dali, rano, kay, unsa, mag-momenta sa P1, unsa may tabo. Di ba, would you agree nga, that's only AY multiplied by X. Okay ra, kay diri ra mata mag-moment. Pero what if, MP2 na po atong gi-maximize? Unsa may tabo. Di ba, this becomes AY times, may mo nang x plus d minus p1 times d. So muna, medyo lisod-lisod ang other load. Pero na ipitik, anak, para makuha dahil yun. Two moving loads, ra. So kanina sa itong i-analyze ka ng ay times x para dili labad sa ulo ba?
Kay letters ra ba karon? Wala para ba tay numbers? Igabot sa numbers ani makaginhawa namo. Kay na naman numerical value, lisod lang yun po letters patterns. So atong gitry og maximize nato ang kuno ang moment under P1, which is unsa ganito? AY multiplied by the distance x. Balik, ingani ang concept jud niya. Pila dapat ang value sa x para maximum ang moment under sa P1. Balik ba? Tapos sa kundiyan, sa atong ginaya o identify ang sigura ng katuloy yung halimbit. Maximum ang moment. May P1 sa sa? P1. Moment sa P1. Ako na ta, from the left na ta. From the left na, so katong na sa right, wala na nga sa P2 po, from the left, lagyan po na itong origin. Okay ra? So, di ba, AY times X. Nga, we have an expression for AY man. No? Kana siya. Nga expression. So, copy daw na nato daw. Copy na nato. And then, di ba, multiply ang tanig? X, no? So, therefore, MP1 equals, saan nila ito pag-simplify? Ato expand lang. This becomes Px minus Px squared over L minus P barred x times x divided by L. So this is now the moment under P1. Now, kung saan pag-maximize sa moment? Di na musod ang differential calculus. No. Kaya di ba, if ganahan mo sa maximum point, kung saan man, di ba, i-derive ninyo kausa, differentiate ninyo kausa, niya iset ninyo ang value to zero. So, kung na sa, para ma-reorient mo sa kaning maxima minima, maghimo lang kong example. Minimo lang ta. So, gamit ang Desmos para kita din ninyong kan ba? Kita din yung graph, git ba? So, ang sama nga equation. Kan lang. Let's say y equals 2x squared plus 7. Na, asam ni? Nas baba na. Kina. Ana ata lang isibog para kan challenging kana tawa 2x squared plus 7x man sa atong graph if we maklaro ra ang function 2x squared plus 7x now unsa man din ang gibuhat dai sa maxima minima. Masig. Para ba? Differentiate lang mo niya. Set lang mo to zero. Mas matanda yun. Kaba mo sa concept. So, sa maxima minima, max min na lang. Taas kayo. So, atong function is 2x squared plus 7x. No. Differentiate nila to kausa. Unsa may tabo? Dy over dx equals 4x plus 7. Now, unsa man ang expression? What is this expression? Ana. Kay murag kailangan maghimo mag review calculus. Di ba mo ni siya ang this defines the slope of the tangent line. Murag ra katong sa moment diagram. Slope of tangent line. Now, di ba, if the slope of the tangent line is zero, di ba, nadira ang maximum or ang imong minimum nga point.
No, meaning, kung ako, if ako din siya iset to 0, niya akong solve ng x, makuha din ako kung asa ang minimum na ko. Balik, pila ang value sa x para mo minimum ang point ani. Kaya ang concavity ani niya, upward mano. Kung yun tanaw ng graph, pa ano mano. So, na siya yung minimum na point. Kung value ang tana, na siya yung maximum point po. So, pila ang value sa x na, kung ato iset ang slope to 0, unsa may pasabot sa 0 nga slope, di ba? Horizontal ang tangent line. Now, di ba sa kaning curve na to? Ah, screenshot na lang na to. Di ba sa atong curve is let's try to draw a tangent line daw dire. Dire nga point. Asaman kana lang. Dira nga point, unsay tangent line na, di ba? Paingani. Maklaro ra ang line dili. Murag di maklaro sa luyo na. Paan lang. Dark lang na to. Review lang tagamay o calculus. So, mani siya ang tangent line to a point kanan nga nasa left side sa minimum point. But, sa minimum nga point, which is, di ba, naadir eh. This is the minimum point. Unsa may tangent line niya dira? Dira nga point. Di ba, horizontal ang minimum tangent line. Kay para kausar siya, mumit, ana. Na. Balik, ang slope dire is 0 di ay. Ana. Nya, how about dira nga point? But nata lang, a point to the right of the minimum point. Ang iyang tangent line is pahinga na po. Ana. Okay ra. Ay, maklaro ra ninyo ang kanimo ni ang tangent line diri ka point. And then this is another tangent line. Now, tanong sa ganito makainon nga ang slope is negative or positive. Di ba, tanaw na to kung ang movement from left to right, ninao, negative ang slope. If ang movement from left to right kay pasaka, positive siya nga slope. So, kani, this tangent line is from left to right, ninao, tanaw. So, meaning, negative din na siya nga slope, di ay. How about, diri sa right side, kana? Positive ang slope, no, kay from here to here, from left to right, ni sa kata. So, meaning, this has a positive slope. So, atong i-make sense ni ang katong gisolve na to ba nga? Diba, unsagi ito, dy over dx equals differentiate na to, diba? May mong 4x plus 7. Now, iset down ito 0 ang dy over dx. Pilain yung masolve sa x. Kana. How much is x? May mong negative 7 over 4. Pila ni in decimal? 1.75. Therefore, mo na siya ang value sa x kung asa mo minimum ang imong point. Awa, tanawa dire sa graph. Tanawa. Minimum point at x equals minus 1.75. So, kung ganaan kakuhaon ang minimum point, i-substitute lang na ang minus 1.75 sa imong original na equation. Now, our original equation is, on sa man to? 2x squared plus 7x. This is the original equation. So, substitute na siya negative, balik, at x equals negative 1.75. What is the value of y? Muna na imong minimum point or maximum point kung bali ang iyang concavity bond. So, pila man na siya? 2 times negative 1.75 squared plus 7 times negative 1.75. Di ba, hatangan taniyag minus, sakto ba? 18, maraglayan ba? Minus 6 man yun. Type na ko pagka-type.
ay ikaw na lang. Murag basig na register niya as negative ni. Kana minus 6.125. So di ba kung ang slope 0, nadira ang minimum nga point. Now, what if ang x ni mo, nakana di ba over dx ba? Substitutan ko na nato value to the left of the maximum point. Unsa may pila value ani gani? Di ba? This is at x equals minus 1.75 now. Comma negative 6.125. Kana. Now, kana di ba ang dy over dx, this defines the slope of the tangent line. Now, what if we will consider a point to the left of negative 1.75? Unsa may naa sa left niya? Di ba? Butang ta lang, negative, negative 2, negative 3, puros na siya naa sa left sa negative 1.75. Now, ang slope, substitute og negative 2. Testing ang imong value sa slope, dapat negative ang sign niya. Na naman, kay to the left of the minimum point, negative man ang slope. Dira. So, testing it out. Dy over dx, nya testing na negative 2 ang imong gamiton plus 7 di ba imong slope may imong negative 1 but if you will pick a point to the right of negative 1.75 what ang ta lang unsa man negative 1.5 no so again this is to the left what if to the right ko no dy over dx equals 4 times, agree ra mo nga, ang negative 1.5 na asa right sa minus 1.75. Yeah, plus 7 daw. Positive. Positive 1. This is to the right of the minimum point ni silang duha, no? So, muna, ang slope diri negative, niya sa right, positive. Muna siya gidefine sa dy over dx. Dili na siya ingon nga, differentiate na to, set to 0, automatic mo na na ang maximum o minimum point. Dapat, kabaw mo asa gikan. Gikan na siya sa slope sa imong tangent line. So, palang, medyo ni sidetrack tagamay. Balik ta din. Na. Na, di ba, ang atong shear equation and moment equation are defined in terms of x, no? Meaning, ang x na atong i-differentiate, ano? Sa kaning MP1, balik, atong button is, we have to differentiate MP1 with respect to X. Pero kamo, namang respeto sa inyong X. So, sir, sir, pasabot, sir, nga. Oh, with respect to X. I-differentiate na to, dapat, ang katurang na yung X variable sa itong tanaw. So kanang px, unsa man na pag differentiate na to ang px? P na lang. Nya yeah, minus kanang px squared over l. Ay okay lang pi ang p over l. No, kay constant pa na. Kakana ra x ang tanawa. So may mong 2px divided by l. Nya yeah, pinaka last may mong p bar x over L. Kana ara, di ba? Kaya ang X ani, mawagtang na no? Ang X ana. So, atong button, iset ni nato to 0. Kaya di ba, atong di-maximize man ang moment man sa P1. So, ang katong tangent line, iset nato to 0 para makuha nato ang maximum nga point. So, sa button, set nato to 0, may mo ni siyang P minus 2px over L minus p bar x over L. No, kanang tanan p, pwede ko na i-cancel, no? Kaya naman siya sa tanan terms ni mo. Ba't kanang p sa ito may dili na himong 0, ha? Himuna na siyang 1. Essentially, mura na tag. Atong gibat ba kay multiply tag 1 over p sa duha ka sides.
Ana. So kana 1 over p times 0, ma 0 lang yung condition. But makancel na tanan p dire. So what happens is 0 equals 1 minus 2x over L minus barred x over L. Now sir, unsa gani atong ganahan solvon? Di ba atong ganahan solvon kay asa na to ibutang ang luyo maligid, which is, di ba, at a distance x from the left support. Meaning, kanina yung atong ganan solvon, kanina yung x atong ganan solvon. So, isolate na to tanan variables, di ba, pwede ko na siya i-move sa left side ang duha, such that I have 2x over L plus part x over L equals 1. Ay, kuha na lang. Ang 2x over L na lang ito i-move, no? Okay, okay naman din yan. Sorry, sorry. Na lang. 2x over L equals 1 minus part x over L. So, sa iba itong sunod? Ang 2 over L, i-multiply na ko, reciprocal na dire, L over 2. So, multiplyin po ko ni siya L over 2. Para, ang X, wala na eh, pares. No, ang may pares si X, no? So, cancel na ni siya. Yan na. Cancel na sila. So, unsa may tapos sa X? Diba, distribute na itong L over 2, may mong L over 2 minus cancel ang L, no? May mong barred x over 2. So, mo din ang definition sa value sa x. Pero, medyo dili pa hayag-hayag yapon. No, okay, wala may value si x, no? Ali, na ay value si x. Atong tanawin ang beam balik. Nanatang beam balik ka. Huh? So, atong button is, di ba, natay P1, no? Natay P1, natay P2 pod. And then, ato siyang gireduce into a singular load. Yeah, this is, di ba, part x, no? So, ang kanyang tibok na distance sa beam, L, na. Now, asa ganini measured ang x? Di ba, x is measured from the left side, no? From the left side. So, muna siya ang distance padung sa P1. But, we know man nga ang x dapat L over 2 minus x over 2. Now, asa man yung L over 2? Sa tunga sa beam, no? Directly sa tunga sa beam. So, yana, butang talaga. Muna siya ang tunga sa beam. Ngan lang natog CL. Pasabot, center line. Center line of the beam. But, mo minus man ta dapat o barred x minus 2. So, musibog niya siya slightly gamay, no? To the left. So, bale, balik nga ni ba? Kung ato dyan ibutang ang x na to, atong himong L over 2, agree ra mo nga, dira siya ibutang. Kung L over 2 ba? Ang x, no? Kaya ato siya ibutang directly sa center line. Pero na may minus barred x over 2, so murag, di ba ato siya isibo gamay? Murag, naa siya, dira. Na. So ato ning i-extend lang kay dapat from the left, magin eh. Ano? No. Now, again, pila ganin eh ang center line, L over 2. Nya, minus naman na itong x over 2. No, so meaning, kanina siya nga distance, kana. Kana, half din siya sa barred x divided by 2. So, ako na isibog ang P1 na.
Muha na siya ang P1. This is P2. Yun na. So again, asa di ibutang ang load na to. No, di ba? Mo man ang resultant, no? Mo na siya ang resultant nga gitawag na tog P. Nya, Bart X over 2 man eh. Meaning, para di makuha ang maximum moment sa under sa usa ka load, dapat midway between P1 and the resultant, kuha ni mo ang katunga point. Nya, katunga point, ibutang ni mo sa center line sa beam. Abalig. Ato niya isolate ang load ah. Balig, conventionally, nga niya itong button. Let's say we have P1 and we have P2. Kuha na to ang resultant. Yan na. Yan na ito P. Diba, mo ni siya ang Bart X. Bart X. So, bali, nga ni day. If ganahan ka sa maximum moment under P1, kuha mo ang tunga sa resultant load o sa kato imong load nga ganahan. Imong load of interest. Bali, ganahan man ka sa moment under P1, kuha mo ang tunga aning duha. Sa P1 o P. So, di ba, ang tunga na, naa diri. No. So, pwede ka mag-draw og line dira. So, kaninga, kanang tunga nila, muna siya imong ibutang sa dira sa tunga sa beam na ni may butang. Na, murang mga concept niya. Now, what if ang P2 akong ganahan? Ganahan ko sa maximum moment under P2. Ano sa button? Asa naman akong load of interest, Ana, if ganahan ko sa... again, na, butangan ako. Note nga, place on the center line of the beam. On... ano lang, CL. Ang kaning tunga nila, tunga sa duha ka loads. Now, what if P2 na po akong ganan? I want to maximize the moment under P2. Mani siya ang max for P1. But para sa max for P2, asa naman akong resultant? Di ba? Kaninang P. No, so akong kuan po nga distance di ay is kani siya. Na unsa man yung pagkuha ka distance? Di ba, D minus Bart X na siya, no? Kay D man to ang total distance nila. So, meaning, tunga nila, nadiri, no? Na, muna yung tunga sa P2 o sa P, ato lang koloran, be. Kana, atong ganan direct o na kay P o P1. So, gikuha na to ang, kung sa ganini, ang tunga niya, no? So, kung P o P2 na po, P o P2, then I want this center line. So, mag-draw kog line dira. Draw kog line. O, kaninga line, ako ni siyang itugma dito sa center line sa beam. Balik ang may tabo. Kung ganaan ko sa maximum moment under P2, ang placement day sa akong load, kay nga ni, ang tunga niya, ibutan ako sa center line sa beam. So, mag-solve na ko ana after sa moment under P2. So, no need na ang calculus kung kabaw ka ni. Pero ang disadvantage nandiyo daan eh, kay sika drawing-drawing. Nga, og masipiat ka sa drawing, wala na. GG na. Na. So, kanta, mag-try tag example kay atong ipatangatan ng road, letters, mong good. Wala, di pa kayo ma-tangyad. So, we have an example dire. Andam ko PowerPoint pero mas ganan ko mag-kuan yun. Mag-suwat yun ba? So, kani daw? Kana? Sulbon data ni daw? Na. Nanak yung video ani? Okay ra kay. Moving loads. Hantod sa... ah, wala pala eh. Ang sa bending stresses o horizontal, wala pa. Pero na yung mga live sa una. So, kanina, a truck with axle loads of 50 kN and 30 kN on a wheelbase of 2.5 m crosses a 10 meter span.
Ay, sa'yo pang wording, no? Kay 10 meter, 12 ni dapat ko. Ito yung isda na. Na. Crosses a 12 meter span. Compute daw the maximum shearing force and the maximum bending moment. Ang shear, later, discuss na kung saan siya pagkuha. So, ato sa first discuss, nga, ang tawagan ni nila, wheel loads or axle loads ka ng 50 kN o 30 kN. Ang kana siyang wheel base, mora na siya distance between the loads. So, mo na, 2.5 ang distance nga nag-separate nilang doha. Na, 2.5. So, ako na lang i-run through na, di ta mag-solve jud sa kuan ni. Mga shear diagram nila. So, what if, kana lang, ako sa lang kalitid akong gipatilaw sa beam. Ang sa metabo sa akong diagram. Lami kaya. So, man yan, metabo sa akong shear moment diagram. Pero, kana no, di na lang solve lang, RA o RB. Giputan lang ko na dira para for kuan lang, illustration. So, kung kanaray mo tungtong sa beam, mora po di atong shear diagram. But notice nga, gamay ra kay ang moment no, kay usar god kalod ang pan. What if, imong isibog ang truck na, imo nang patungtong ng duha kaligid. So, muna na ang shear niya nga diagram o moment diagram. Ay na, sumba. Zita magungan kung ato ng sausahon. Kay di ba, og wala ka kabaw sa concept ani, imo na try yung tanan. Imong isibog-sibog ng X ba, try yung tanan. So, imo yung moment, magungan ka. So, na, pwede po, tingani ang configuration. Pero notice, tanawa, sa kaning, at these instances, asa ang maximum moment? Naa under sa 30 kN nga load, no? Na ato dahil sibog. Ang maximum moment, ani, nagyapon under the 30 kN load. But, if ako ni siyang isibog sa iyang ideal nga distance, tanawa, dere, kanya po no, nagyapon sa 30 kN nga load. Ideally, ang maximum moment, basta na kahit kung moving loads, mo-occur ba na siya sa mas dako. Kana mas dako nga load. So, kung ako maginin siya gisibog, gisolve naman nila ako siya beforehand, dapat ang value sa X kay 5.53125 to maximize this. Tanawa, if 5.53125 na, asa na ang maximum moment? Naana sa 50, under na sa 50 kN nga load. So, mani siya ang maximum moment na ma-experience ni sa B. So, sir, yun sa ni pag-solve. Atong gamiton first ang conventional nga pagi. Pero, ako lang nagpakita o nagpakita lang ko dire o lain nga point right after this, kay awa, 5.53125 man ano, muna siya ang maximum nga moment ma-produce. Og musibog, imo pa nang pasibugon ang truck to the right, gamay lang, butang ta lang 6 meters. Tanawa, ang maximum moment under, still under the 50 kN load. But pila na lang, 202 na lang, 202.5, but ganina 203.96. So di ba, naay point dira sa beam na kung imo ibutang ang truck, produce siya ang maximum ng moment. Muna sa atong giderive ganina using calculus. So sir, unsa ni siya pag-solve ang kanang 5.3125 mga ingana. Atong gamitan og Varignon's theorem. Now, karon kuha na lang. Balik ko na lang tani. Balik ko na lang tani tani. Okay. Tatanaw ng initial figure. Namanin na atong figure. Kana. So, ano itong button? Kana. So, first, kuha na ito ang, asa gito, unsa gito button para makuha ang maximum nga moment. Ang tunga sa duha ka loads ngayon mong ganahan, example, P2 yung ganahan, ang moment under P2. Ang tunga sa resultant o katunga load, imo ibutang sa center line sa beam or sa midspan. So, mani atong, kano, figure. So,
Butang lang, ang center line is nadire. Okay ra? Agree lang, center line. Now, ato nang i-redraw ang loads. So, ato lang nang i-trace. Trace na to. Ito na. Muna ang loads na to. This is, unsa? 50 km. This is 30 km. The distance separating the two loads is pila? 2.5 meters na. Now, first, solve na to ang resultant. So, ang pag-solve sa resultant? Di ba ang resultant is, nalang na itong P. What is P? P is 50 plus 30, which gives us 80 km. Now, using Bergmann's theorem, we can say nga, the total load, 80 bar x, equals, asa itong reference line? Dire lang. Dire lang, sa 50 km lang nga load. So, butanta, this is our reference line. So, pila man ang distance sa 50 km toward the reference line? Di ba? Zero ra. No. Kaya kalinya raman sila. So, bale, 50 times 0. And then, plus 30, pila yung distance padong sa reference line? 2.5. Which means, nga ang barred x is, pila ang barred x? Exact lang. 80 over 30 times 2.5. Hari lang. Store lang na to. Para 80 over 30 times 2.5. Na. Kani? Ay, sa. Ah, over 80. Bale, bale, bale. Sorry, sorry. 30 times 2.5 over 80. Na. So, 0.9375 na. No. So, what lang na ito exact? 0.9375. So, asa siya mas dool? Ang barred x, di ba? Mas dool sa 50 km nga load. Kaya mo, may mas dako. No. So, butanta lang, we have a resultant here. This is P. No. P equals 80 km. Now, muna siya ang barred x. Ang barred x is measured from the reference line toward the resultant. Mura rag centroid. So, di ba, ang barred x is pila to? 0.9375, no? 0.9375. Okay, ra? Naka-follow rag yung set. So, what if I want the maximum movement under P1? What is P1? Kaninong 50 km, no? So, if I want the maximum movement under the 50 km load, asa akong center nga kwaon? Ang center sa resultant o sa katong load nga akong kwaon o moment. So, asa mo na? Di ba, it's somewhere here. Na, okay ra? Agree ra? Nya, kanina point, asa ko na ibutang? Sa itong nga sa beam, no? Sa katong center line. So, ang button din na to is project tag line dira. Pila I have sa 0.9375. Point. Kuha na. Ito yung butang. Na. Asa gini butang? Ibutang na to sa center line sa beam. Ina. Na. Di na makita ang 0.9375. Sa.
Ako na lang, diri na lang. Sa murag, mas maklaro ninyo diri. Sa to. Na. No, di ba? For the maximum moment, it occurs under the load of interest. And then, for the positioning, situate the center of the load of interest and the resultant load at the center line of the beam. So, kana, muna siya ang center line sa beam or ang iyang midspan. So, that's 6 meters, no? And then, ang resultant, location sa resultant, di ba? Bart X, which was solved earlier to be point pila to? 0.9375 no, ang Bart X, but ang katunga niya is nandira ano? Nga linya. So pila half ana? 0.46875. So kanang green nga line, kanang tunga sa duha ka loads, butang na ako siya sa center line sa beam. Ana. Now, remove lang sa ni na to. Na. Okay, ra agree ra man nga figure na. No, again no ang center sa duha ka loads. So now I can take moments about ako na lang. Let's get moment under the 50 kN load. But diba first, we have to solve RA, no? Kaya itong button man kay RA, multiply na to sa distance nga, hindi nga distance, kaya na siya nga distance. Pupunta ka ba? Pila na. But we can solve RA first. To solve RA, moment at B. So we have RA times pila. 12 day. Sakto. RA times 12 and then pila man tong value sa P. Pwede rin katura inyong gamiton. 80 man to no. 80 kN ang resultant na siya. Pwede rin katura inyong gamiton. Balik minus 80 niya multiply ninyo sa iyang respective ng moment arm. But if di mo ganahan, pwede rin ka ng 50 o 30 gamit ninyong gamiton. It will give you the same result. So, kung 80 akong gamiton, pila man yung remaining distance, kana siya? 2.5 minus 0.9375, pila man? Pwede raman po nga, L minus D minus Bart X. No, itong ganina ba? 0.1456. Balik atong button kay, ano na lang. Muni siya ang resultant, no? Na itong button na lang kay 80 times pilay L. 12, no? 12 minus distance between the loads, 2.5. Yeah, minus pag yun. Part X, minus point. Sa kulay sibo ka. Isod kay sigo. RA times 12. Minus 80. Eh nga, yun sa kita pagkuha. Diba, L no? L ang tibuok. Nya, ang X kaniman. No? L minus X. Nya, minusan pag hindi mo sa Bart X. Oh, Conrad, di ito mag-minus sa D. Sorry. So, Conrad, minus 80 times L minus X minus Bart X. Katong ganina na to. Katong pinakauna ng equation na to for AY. So, set na to 0. But, given na tanan, no? RA is RA times 12 minus 80 times L is 12 minus pila? Ang X, saan pag-solve sa X? Di ba, solvable man ang X. Si button. Kanano 6 man ang tibuok. 6 na ang tibuok. Minus na to sa 0.46875 no. So pila man na? 6 minus 0.46875
4, 6, 8, 7, 5. Pila na siya? 5.4. Katong ganina na akong ipakita. 5.53125. So katong ganina, gisolve lang ko to daan. So ginganan na siya pagkuha ang location sa X to produce the maximum moments under the 50 kN load. So 5.53125 na siya. So this is minus 5.53125. And then Bart X is pila? 0.9375. So set to 0, let's solve RA. Pila ang RA? Pila? 36.875 kN. So this is also 36.875 kN. Na. So sa sunod button, mag-moment na ta under sa P1. So the moment under the 50 kN load is, di ba, AY times X. So 36.875 multiply ni nato by 5.53125 na. So pila man ko? Kilonewton meter moment man. Na. So mani siya ang maximum moment under the 50 kN load. Now for two moving loads, automatic nga ang kung unsay mas dako nga load, dira mo occur ang maximum moment. So kana na lekwa. But for the sake nga ma-discuss po na to ang lain, di ba? Pwede man pud nga ang moment, maximum moment under the 30 kN load akong paon. Pwede man, mao siya ang questions. Tunsay button. Balik ta. Kana, what is the maximum moment under the 30 kN load? Balik na tog, swap ang center line. So, that's L over 2. Balik ta tog, swap ang resultant. Kana, napila ang remaining distance, ana? Diba, 0.9375 ang Bart X. Kana siya na. So, 2.5 minus 0.9375 muna siyang nabilin dira from the 80 kN load to the 30 kN load. So, kuha na to ang center na niya. So, okay ra, agree ra nga, 1.5625. No. So, pili ka itong nga na. 0.78125. Now, unsa man akong ibutang na sa tunga sa mean. Di ba ka nang naka-green na line ang tunga sa resultant o sa inyong load nga ganahan. So, butanta na siya sa tunga. Muna ang may tabo. So, kung na lang, i-run through na lang ko ni kay the same lang ang process na ni ganina. So, gikuha ni, giyon sa pagkuha ang kani siya, sir. Kana, 6 minus 0.78125 minus 0.9375. Atong gibuhat is, di ba, 6 maning tibuok. No. Giminusa na to sa 0.78125 katong tunga sa 30 kN o resultant. Nga giminusa na po na to 0.9375 para makuha ta ni siya nga distance. Kana. Okay ra? Balik ka. Medyo hugaw na. Again. Dire ga start no. 6. Ang tunga, gibutang naman na to sa center line sa beam, gi-situate naman ta na dira. Nya, moto, 0.78125 minus 0.9375. Mo ni siya ang distance dire. Nya, ideally, masindot kung imong ginikwaon ang moment under the 30 kN load, ang RB na lang kwaa. Nga naman, para RB na lang ka, RB, multiply na lang ka by kana nga distance. Bayan, usara ka force, usara sad ka moment arm. Kaya kung dirimod ka sa RA, RA times pila ka. Mag-quad pa ka, RA times kanang tibok distance padong sa
30k ang nga load. Minusan pa ni mo P1 multiplied by 2.5. So, muna, hassle na. So, muna, masindot kung from the right ka mag-moment. Basay nga ni ang case ni mo. So, again, pwede ka mag-solve sa RA. Na. But kaning equation derif, kuha na ni siya. From the right na ni siya. I-solve ang RB, awa. Ang RB, 34.7917. Pero again, imagine niyo nga, mag-moment ganin mo from the right, ang counterclockwise nga moment, mahimo na siya positive. Okay, di ba? Kung inyo niyo tanawin, counterclockwise ba yung makausin ng RB about diri nga point? Pero ang positive effect ba yan? Kay mukat ka sa, tumukuan ka from the right ka, cut ka diri, clockwise ang magawas ng moment. Ito sa positive effect sa beam. Pero, para di na ninyo memorize yun, timan ilang, mausap ang convention. Ang counterclockwise, may positive. Nya, ang tanan upward loads, may negative po. Basta from the right ka. So, man ni 181.569. Ano? I-call na po din ninyo ang distances sana. Picture lang. Okay. Maka naman sa din ninyo. Okay, anyway, ang process, the same ra. So, manahan ta. Move on, Lods. No. Move on, Lods. Pero, napakaiwan na discuss ang shortcut. Nani siya short? But, ang shortcut is only applicable for two moving loads ra. Kung three na gani, kanjod, natay load cases na. So, balik ta dire. Ah, wala pa tayo na humana. Kaya na pa'y maximum shear ba? Maximum moment pa mong tatong gisold. Na po'y positioning sa maximum shear. So, kanina sa derivation na sa taas ha? Ah, ikaw na lang ko ni run through na lang ko ni. Di man kailangan nga, kabaw mo. Pero masinot ka ba mo asagikan? So, katong equation yun na ito ganina, pwede mo ito na ito ma-simplify pag yun. Katong RA times L equals PB. Ang PB kaya ang bigger nga load. Ang PS, ang smaller nga load. So, hain man ang bigger nga load ganina. Katong 50kN. Ang smaller nga load is ang 30kN. So, mani siya ang ma-forma ni mga equation kung imong solve ang RA. Ya di ba ang moment under P1 katong 50kN nga load kay RA times X man to. So kaning RA multiply na to X. Na kanang tibuok. So taas kay no. Multiply na to siya X. Nya ang kanang PV plus PS atoy mo ang P lang sa muna tong P. So man ni metabo RA times X. Tanan PB plus PS, gilisan na ito P para ma-simplify na ito ang equation. Na, di ba, ang kaning MP1, mong muna sa itong gi-differentiate ganina. Gi-differentiate na ito, ni ato gi-set to 0 para makuha na ito ang location sa X, no? So, kung ato din solve on ang location sa X, mano-mano, no? Mode, ni? L over 2 minus PS times D over 2P. Kumana na siya ang mapurma. Sagdi na lang ninyo kay Dexo. Kay letters ko, mag-derive ka ni Clayson Gid. Dugay Gid mo man. Kumana na ito po, no? Patay, samot. Samot, no?
Na, number one sa quiz, derive the equation for kan maximum So man ni atong i-group tanan all terms containing PL, all terms containing PSD and all terms containing PS PS squared D squared. So man ni ang resulting equation. But ma further simplify pa tanan into kaning kuha nila denominator kuha na to ang common denominator nga 4PL. 4PL divided by 4, may mong PL. PL times PL, may mong P squared, L squared, no? Or, katang kanang P squared, L squared, mura raman nag PL niya, ni squared ni Manti Buoko. Notice niya, kana siyang expression, mura rag, square of a binomial. Tana ba? First term, PL. Last term, PSD. Tanawa ang nasto nga. 2 times PL times PSD. Mura 2 times A times B. No. So meaning, pwede ta na siya ma-factor di ay. May mo na siyang PL, first term ang PL, second term, PSD. Nga i-square, di mo mura rin, square over by yan. Divided by 4PL. So, mo ni siya ang equation for, unsa ni siya? Equation for the maximum moment. Ang shear, wala pa. Later lang ang shear. Kanila, i-clarify lang ako. Kung unsay, kung asa ni mo ibutang ang load para makuha ang maximum moment, dili na maupod ang configuration para sa maximum shear. Para sa maximum shear, nasa siya lahat nga conditioning. So, unsan pag, paano ni? Kanang taas man o, PL minus PSD squared over 4PL, taas ang formula. Pero na, inimunik ana. PL, unsay PL? Pray lang. Niya ka ng PSD squared. Unsa man ni mo? Pasado to. No, pasado to. Niya, unsa man natong ganang pasaron? Ang word exam man. Para sa PRC license mo na. For PRC license. Ano? So, balik, pray lang, pasado to. For PRC license. Naradali ra na. Pray love. So mani, testingan na to. Gamitan na to. Pray lang minus pasado to. So, ato i-apply ni. Discard. Pila tayo answer na to ganina? 203 kapi, no? Ato tayo apply dito daw. What is P? P is the resultant load. Ang P man, kay kwan man siya. P smaller plus P bigger. So, 30 plus 50. Akatorang 80, no? What is PS? Ang S na pasabot smaller. Smaller nga load. So, 30. What is D? Distance between wheel loads na siya. So, 2.5. Yeah. Ang L, pila? Ang length na siya sa beam ni mo. So, kano? 12. Na. So, ato daw i-input daw. Pray lang. So, 80 times 12 minus pasado 30 times 2.5. Nya, yeah, timan nila nga ang square na sa gawas. Dili na ang PSD ra imong square na siya sa gawas. Kaya again, ang derivation na to, square of a binomial ni siya. Nya, yeah, divide na to by 4PL. So, 4 times 80 times 12. Oh, testing eh. Pila? 203.97. Pero, automatic na. No, wala nang taga-draw-draw. But, money ang warning. Clickable rin eh for
two moving loads. Kung three moving loads na, wala. Inansya na. So sir, how about the maximum shear? Saan ang maximum shear? Kapitan niya siya. Para sa maximum shear, ang button ninyo is ang largest load ibutang rin ninyo sa kanang support. Balik nga niya, may tabok. Remove nato ni tanan. Balik na, Adria. For the maximum shear, nara itong conditioning. Oh, gawai. Na. Mana siya? The maximum shear occurs at the support when the load nearest the resultant force of the moving loads is placed directly over the support. Now, ganina, two moving loads na nino. Ang resultant niya, di ba, mas dool sa 50 to, no? Mas dool siya sa 50 kaysa sa 30. Nga naman, kung ano ba ni ganina? 0.9375, rabia siya. Mas dako ni ang distance dira nga nabilin. So, pasabot ani kay, ang katong mas dool na load sa resultant force, imong ibutang directly over the support. So, kanang 50K and ibutang nimo sa support at A. Na, but provided nga all loads are still on the span. Kaya namin isas good. Ikabot ninyo sa three moving loads. Inika-position ninyo sa beam sa katong, example, maximum moment. Nay usa ka ligid na matagat. Dili na maapil sa beam. So, imong pag-analyze na, malahi na po. Ang bottom nimo na kay, if nay load na matagat, himuna na nimo two moving loads. Dili na nimo siya three moving loads. But for overhanging beams, ang maximum shear mo, okay, if tanan loads kay placed at the tip of the overhang. Katong overhanging beam, katong, na yung magbitay ba? Kana, if na yung overhanging na beam, ang load ni mo, arat ni mo butang sa atumoy. Mapan na siya yung case, ana, pero seldom raman eh, nga, na kay overhanging na beam. So, therefore, ang maximum shear di ay occurs at support A, since the resultant force of the moving loads is closest to the 50K unload. Kaya again, 0.9375 rayan distance. So dapat ang 50K and ibutang nimo directly over the support at A, niya ang maximum shear kay katong support sa A. Muna na yung button. So, dali ra na, solve nga naman. Atong button ra is mag-moment ra ta sa B. So we have RA no, RA multiplied by pila? 12. Minus, kani siya nga load, pila yung moment arm ng 30? Would you agree nga 12 minus 2.5? No, kani siya nga distance, kani nabilin. How about 50? Minus 50, multiply rin nato by 12. Nga naman, kay directly man siya over the support, so magkatugma aray lang distance. So, therefore, RA is 73.75 kN. Na. So, sayon ra ang maximum shear. Butang ra nimo ang katong load nga duol sa resultant, butang nimo sa support. Nya so ba med mga reaction sa support mo na ang maximum shear. Okay ra, naka-wala ra. Sige. Review na. Move on na, ano? Una. Una. Move on.
Trapezoidal ang load. Ito nga.